mga bata, muli na naman tayong nagbabalik sa ating klase sa araw na ito. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang ating aralin para sa araw na ito ay ang Salitang Ugat. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating aralin, tayo muna ay magbasa. Sabayan niyo ako sa aking pagbasa. Malakas. 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 Pambahay. 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 Dinala. 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 Tumatawa. 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 Nagluto. 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 Ating balikan ang ating mga binasang salita. Malakas. Ang salitang malakas ay mula sa salitang lakas na dinagdagan natin ng panlapin ma. Kaya tayo ay nagkaroon ng salitang malakas. Pangalawa, pambahay. Ang pambahay ay mula sa salitang bahay na dinagdagan natin muli ng panlapin pam upang makabuo tayo ng salitang pambahay. Pangatlo, dinala. Ang salitang dinala ay mula sa salitang dala at nilagyan natin ito ng panlapin in, kaya tayo ay nagkaroon ng salitang dinala. Pang-apat, tumawa. Ang salitang tumawa ay mula sa salitang tawa at nilagyan natin ng panlapin um. Kaya tayo nagkaroon ng salitang tumawa. Panglima, nagluto. Ang salitang nagluto ay mula sa salitang luto at dinagdagan ng panlapin nag. Kung saan kaya tayo nagkaroon ng salitang nagluto. At pang-anim, nakain. Salitang nakain ay mula sa salitang kain na dinagdagan natin ng panlapin na upang makabuo ng bagong salita na nakain. Ano nga ba ang tawag sa mga ito? Ang tawag sa mga ito ay salitang ugat. Ang salitang ugat ay salita na siyang ugat o ang pangunahing bahagi ng mas mahabang mga salita. Ang salitang ugat ay nilalapian para makabuo ng bagong salita. Salitang ugat ay salita na buo ang kilos. Ito ay isang payak na salitang walang dagdag na pantig. Halimbawa, ang salitang ugat, dagdagan natin ng panlapi ay makakabuo ng panibagong salita. Nakuha po ba? Ulitin natin. Kapag ang salitang ugat ay dinagdagan natin ng panlapi, magkakaroon tayo ng panibagong salita. Katulad ng mga binasa nating salita kanina. Ang mga panlaping ginagamit natin ay tinatawag nating unlapi, gitlapi, at hulapi. Para mas maunawaan pa natin, tingnan natin ang mga halimbawa. Mga halimbawa. Salitang ugat plus unlapi. Ang salitang ugat natin ay ganda. Dagdagan natin ng ma. Ang panibagong salita ay maganda.
ilapat natin sa pangungusap. Maganda ang ate ko. Sumunod, tanda plus unlapi na ma. Ang panibagong salita ay matanda. Tama. Gamitin ulit natin sa pangungusap. Tumatawid ang matanda sa kalsada. Ang ating salitang ugat ay tanda at ang ating unlapi ay ma. Salitang ugat plus gitlapi. Salitang ugat natin ay palo at ang gitlapi ay in. Ang panibagong salita ay pinalo. Gamitin natin sa pangungusap. Si Ana ay pinalo ng kanyang kuya. Ayan, ang ating panibagong salita ay pinalo. At iyan ang salitang ugat. Tandaan natin ang salitang ugat ay payak lamang at buo ang kilos. Nagkakaroon tayo ng panibagong salita kapag ito ay dadagdagan natin ng mga panlapi. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagpalain kayo ng Panginoon. Paalam!